na maayos pagkatapos niyang gumawa ng kahudasan. Kung alam ko lang na bumalik agad yung Jaime na yan, naku, nagalo ang balat sa tinalupan. Meng, kumalma ka naman. Baka magising yung apo mo. Tsaka, umalis na yung tao. Wala na siya. Solved na yung problema. Basta ayoko ng mga ganyan sikreto, Irene, ha? Alam mo, yung paglilihim, parang kalawang yan. Sumisira sa relasyon. Yan ang iwasan yung dalawa, ha? Oo, tayo, hindi na mauulit. Takot ko lang ho na mawala sa akin to si Natoy. Wala na akong maharap na kasing bait nito. Eh, mahirap talagang pantayan tong si Kuya Natoy. Eh, isang to yata ng mga mister to eh. Busilak! Kaya idol ko to eh. Halika na. Siya, sige. Tumuloy na ko eh. Masyado kayong gagabihin. Halika. Ipaglalaban ko kayo. Miko, anak. Babalik ang tunay na daddy mo. I don't know how to say this, pare. Pero, looking at you right now, coming back was a wrong move. As a friend, mas mabuti siguro huwag ka na munang bumalik. Move on na, pare. Nakapag-desisyon na ako, pare. I'll prove to Erin na siya talaga mahal ko at hindi si Nancy. At darating din ang panahon, napipiliin ako ni Erin. And I'll do whatever it takes to get them back. Well, in that case, kailangan mo na mawala ni Nancy sa buhay mo. Then you are free to do whatever you want. Salamat talaga sa Diyos. Mukhang nakakabangon na si Nairin, ano, Becca. Pagkatapos ng sunod-sunod na tredyang pinagdaanan nila, mukhang lalo pa silang tumatatag. Homeng, mabait talaga ang Diyos. May mga plano siya eh. Kaya hinahayaan niya mangyari yung mga nangyari. Kahit gaano pa kahirap o kasakit yun. At siguro nangyari yung mga yon para gisingin ako. Eh, madalas kasi pinanghihinaan ako ng loob. Alam mo, Meng, pag tinitignan ko yung anak mo si Irene, kung gaano niya kamahal si Natoy, naaalala ko nun yung paano tayo nag-umpisa. Ganon din ako kapayat nun eh. Ha? Parang hindi naman. Parang pareho pa rin. Eh, na mahirap sa'yo eh. Bakit? Masyado ka na makalimutin eh. Hindi naman hirap sa'yo eh. O bakit? Hindi sinungaling ka. Ay, walang ba saan? Ate, chill. Pwede? Iinit pa yung ulo mo sa sikat ng araw, oh. Eh, paano hindi naman iinit ang ulo ko, Emma? Ang aga-aga kanina, si Mamang nakaka-badrip na naman. Parang... It's like the only person she cares about is Kuya. Gosh! Kasi nga, yan yung iniisip mo. Kaya di ka maging happy. Feeling mo yata everyone's out to make you miserable. Bakit hindi ba? Siyempre, concerned sa ating lahat si Mamang. Namamagnify mo lang yung pagtingin mo kay Kuya kasi nga, insecure ka. Eh kung nagbehave ka noon, nag-aral ding mabuti, imbis na mag-asawa ng maaga, I'm sure, alagang-alaga ka rin ni Mamang. Alam mo, hindi ka nakakatulong. Kapaghanap nga ng ibang kausap. Sige. Good luck. Kumahanap ko si Kuya Brian. Siya na nga lang. Of course, bukod sa akin, ang nakikinig sa'yo. Nayaan mo pang mawala. Pati ba naman yun, kasalanan ko pa? He left me. He gave up on us. Nay, sigurado ho ba kayo na pagtatrabahuhin niyo si Tope? Paano ho yung pag-aaral niya? Nangako naman siya na hindi na siya magpapabaya. Tsaka, makakasama naman niya yung tatay mo. Okay na rin siguro yun, nak. Kaysa namang kung saan-saan gulo nasasangkot yung kapatid mo. Sa bagay, okay na rin yun. Magtatrabaho sila, tapos nagbabonding pa si tatay pa yung kasama niya. Paano, Nay? Kailangan ko munang magbabay, ha? Kasi may kakausapin pa akong bagong supplier. Sige, bye-bye. Sadya yata may mga taong walang delikadesa sa mundong ito. Akalain mo, kula sisi pala ng doktor yung nurse niya, nilusob tuloy ng asawa, yun.
Siya pala may-ari ng ospital. Laking iskandalo. Buti na lang, papalabas na si June. Hoy! Clara, nakikinig ka ba? Parang lumilipad yung diwa mo, ha? Ikaw ba may sakit ka pa? Parang kailangan mo na magpa-check pa. Namumutla ka pa. Nagbubuyat ka ba? Wala ho ito, Tay. Siguro, hindi lang ako naarawan. Okay, bye, babe. Ha? Ah, pero, baka mamaya late ka na naman pag-uwi, ha? Duda na ako sa mga OT mo niyan. Babe, 5 taon na tayong kasal. Iyong-iyo, nagdududa ka pa rin ba? Wala akong ibang iniisip kundi ang future natin. Kaya nga susog na ako sa trabaho eh. Huwag na mag-sense, ha? Yeah. What? After she betrayed your sons, Taz, girl-struck pa rin sila? Oh my God! Hindi ko nga alam kung ano mas mainit. Ang tubig dito sa tsaho o ang kumukulo kong dugo. I mean, hindi ko nga alam kung anong ginagawa ng babae niya pag nakikita sila ng lalaki niya. For all we know, probably they're trying to make another child. Poor Natoy. You know, I'm having sleepless nights and chronic headaches. Nakakaisip kung bakit hindi maiwanan ng anak ko ang babae niya. Isalinta yata siya. Or the entire clan for that matter. Take it easy, my dear. You don't want her to get the best of you? Oh, I wish matauhan ang anak ko. Pero may napapansin akong kakaiba sa mga kilos niya lately. I just cannot put a finger on it. Lalo na nung hindi siya umuwi nung isang gabi. Really? Galing Pangasinan. Maybe. Bebs, hindi nga ako gumagawa ng kwento. Gagawan mo ng kwento si Edward, tapos magka-bebs ka sa akin, wagas? Bebs, ano ba? Nagsasabi ako ng totoo. Bakit hindi mo tanungin si Edward? Alam mo, Irene, hindi lang ang asawa mo pwedeng maging mabait. At hindi lang kayong dalawa ang merong forever. Irene! Boyfriend ko si Edward at naniniwala ako sa kanya. Tulad ano ba? Pinagdaanan ko na yan eh. Alam mong masasaktan ka lang. Oo nga! Masasaktan lang ako! Alam niyo ba kung bakit? Kasi hindi niyo magawang maging masaya para sa akin! Tulad kaibigan kita. Wala akong ibang gusto sa'yo kundi lumigaya ka. Pero hindi yun mangyayari kay Edward. Huwag ka pumayag maging kabit. Please, hindi ka magiging maligaya sa lalaking may sabit na. Tunet! Kaya na lang natin sa kanilang dalawa yon. Huwag natin pangunahan si Edward. Mali mo, meron siyang ibang plano para kay Tunet, di ba? O kaya naman may pinagdadaanan lang yung tao. Kaya ano? Kaya niloko niya yung kaibigan ko at ang asawa niya? Kung may pinagdadaanan siya, huwag siya mandamay ng iba. Walang sapat na dahilan para manloko ka ng tao nagmamahal sa'yo. Alam mo kung ano yung pinagdaanan ko, di ba? Alam mo kung paano nawasak yung buhay ko sa isang taong minahal ko at pinagkatiwalaan ko. Kahit sinong babae, hindi dapat makaranas ng ganun. Wala. Huwag muna ako ng tubig sa labas. Hello, Natoy? Natoy, alam ko naririnig mo ako. Mag-usap naman tayo. Kausapin mo ako.
Roger. Tulog mo tayo. Maaga pa kami ni Raymond bukas eh. Sinabi ko naman sa'yo na huwag na natin siyang tawagin eh. Ano pang inaasahan ko? May asawa na siya. Wala na tayong magagawa doon. At saka, ginusto ko to kahit na mali. Kaya dapat lang magdusa ako. Alam ko naman may asawa siya. Alam ko na may problema sila. Alam mo kung tutusin? Ako ang nagsamantala sa kahinaan niya eh. Gaga ka ba, Clara Samaniego? Unang-una, walang nawala sa kanya, sa'yo meron. Dapat lang kausapin ka niya, kahit yun man lang may bigay niya sa'yo. Pero hindi ko pipilit ang sarili ko sa kanya. Hindi ako mamamalimos ng atensyon. At lalong-lalo na, hindi ako magmamakaawa para lang narinig yung boses niya. Gusto ko kusa niya akong manit. Gusto ko kusa niya akong balikan, Pilar. Uy! Lakan mo sarili mo. Ano problema mo na naman si Clara? Ikaw nga maingay. Mamaya may makarinig sa'yo dyan eh. Sabi ko naman sa'yo, move on ha. Kalimutan mo na yung nangyari sa inyo. Tawagan nga ako eh. Gusto ako makausap. Iniiwasan ko lang. Naku. Ayun lang, simula ng kalbaryo mo, Insan. Ano mo, ganyan talaga mga babae. Sa umpisa lang sila okay. Pero pag nakuha na nila katawan mo, wala na. Hindi ka nila pakakawalan. Hindi ko naman kayang saktan si Irene. Pero nakukonsensya ako para kay Clara eh. Misa, huwag mo na pakinggan yung konsensya mo. Kung pakikinggan mo man yan, dapat mas pabor sa asawa mo. Misan, alam mo, solusyon lang dyan. Bitawan mo na yung phone form. Kasi habang nandyan yan, tsaka habang pumupunta ka dun, wala. Hindi ka talaga pakakawalan ni Clara. Pag-isipan mo. Tantanan mo na kami, Jaime! Dahil okay na ako, okay na kami ni Miko! Dahil sa lalaking katabi ko ngayon, sa lalaking hindi ko maatimisaktan dahil kahit kailan, hinding-hindi niya ako sasaktan. Alam mo, yung pagliliin parang kalawang yan. Sumisira sa relasyon. Wala na kumaharap na kasing bait nito. Eh, mahirap talagang pantayan tong si Kuya Nato eh. Eh, santo yata na mga mister to eh. Busilak! Kaya idol ko to eh. Ay rin hindi ito. O kahit anong problema. O kahit sinong tawang pwede mamagitan sa ating dalawa. Let's have a grand celebration. After all, 60th birthday mo naman to eh. Let's just be practical. Let's just have a simple meal. Yun tayo-tayo lang. Kung gusto nyo, mag-buffet dinner or lunch. Saan ba maganda ngayon? Eh, bakit hindi nyo tanungin si Kuya Nato eh? Malamang kung saan niya gusto, doon tayo. Ma'am, tama naman po si Emma. 60th birthday niyo po. Kaya dapat, espesyal. Pwede naman pong in grande, pero practical pa rin. Kung gusto niyo ho, ako yung personal na mag-aasikaso. Total, meron naman po tayong lugar dito sa bahay para sa party. Ma'am, magandang idea yun. Tsaka chance na rin yun na pwede natin imbitahin yung mga kaibigan nyo at saka yung mga kamag-anak natin na matagal yun hindi nakikita. Oo nga naman, ate. Reunion tong malaki. Yes! Tapos, masayang-masaya tayo. Sino na, ate? Tumayag ka na. Well, kung kayo naman na may gusto na gawing special ng birthday ko, sino naman ako natatanggi? Preparations, ha? Sige. Ako din po, Mama. Magsusong yung dance po ko para kay Lolo ko, Chi. Oo nga, Natoy.
At imbitahin mo na rin yung mga tao sa farm. You know, the Samaniegos. You know, they're very, very hospitable pagka nandun ako. Sige ho, ma'am. Tingnan ko. Pero mukhang busy ho sila dun, eh. Busy? Ma'am, total, nabanggitin na ho yung prawn farm. Na naisip ko lang naman ho. Siguro ho, mas makakabuti kung ibenta na ho natin yun. Walang kinalaman si Irene dito. Ako mag-isa nag-isip nun. Alam mo na ito, kung kailan naman mag-uumpisa na mag-operate ang farm, saka mo ibebenta. It doesn't make sense. O nga naman, babe. May problema ba doon? Wala namang problema. Ang iniisip ko lang talaga yung logistics. Yun lang talaga yung concern ko. Ma'am, kasi doon tayo nahihirapan talaga eh. Kuya, hindi ba dapat noon nyo pa iniisip yan? Di ba nagkakonduct kayo ng mga feasibility study? Feasibility study ba yung sinasabi mo? Ikaw, huwag mo akong kinokorekt ah. Pabida ka na naman eh. Pwede ba tumigil na kayo? Lalo ko na-stress eh. Baka naman hindi na ako umabot sa birthday ko. Tetay, bigyan mo na lang ako ng tea sa taas. Posibleng walang mas malalim na dahilan. Why would he make a rash decision kung logistics lang ang dahilan? Baka naman, he's only just toying with idea. Eksahirada lang reaction nyo. Delilah, Kilala ko ang anak ko. I know when he's adamant about something and I know if he's keeping something from me. What do you mean? Palagay ko may nangyari sa Pangasinan. At kailangan malaman ko yun. Siguro kailangan bisitahin ko si Tim. Imbitahin ko na rin siya sa birthday ko. Naniniwala ako na may mabuti kang dahilan sa desisyon mo. Nabigla lang sila. Maski ako. Pero asawa kita kaya susuportahan kita all the way. May tiwala ako sa'yo. Babe, salamat ha. Salamat din dahil nag-volunteer ka para sa party. Gusto kong patunayan sa mamang mo na mapagkakatiwalaan din niya ako. Pwede rin ako sandalan ng pamilyang to. Swerte-swerte ko talaga sa asawa ko. Naman. Kaya huwag mong gagayain yung boyfriend nito, Net, ha? Biruin mo pa nagkataon, hindi lang puso nito, Net, yung wasak. Pati yung puso ng asawa niya. May mga lalaki talagang hindi nag-iisip. Pag-iusap lang, huwag mo na kontakin yung pinsan ko. Ano? Huwag mo isang kontak yun. Lalo ka lang kasi masasaktan eh. Alam mo, ganda-ganda mo. Dalaga ka pa. Bakit ka mag-aaksay sa tao may asawa na, di ba? Wala ka na ba ibang sadya dito? Kung hindi dahil sa prawn farm pinunta mo dito, mauna na ako. Marami pa akong gagawin. Lara, sandali lang. Hanggang muna ako. Si Natoy, napakabait na tao niyan.
Mahal na mahal niya yung pamilya niya. At sa sobrang pagmamahalin sa pamilya niya, kaya niya ang isakripisyo ang farm na ito. Alam mo ba yun? Ano ang ibig mong sabihin? Kaya niya bitawan ng farm na ito, malayo lang sa gulo. Kaya ngayon pala sinasabi ko na sa'yo, Clara. Kung ano man na maghitan sa inyo ni Natoy, kalimutan mo na. Kalimutan mo na si Natoy.